Good day po muli. Papapatuloy po ng ating pag-aaral about false diagnosis. So, guidelines for interpreting the false. So, ito po yung ating guidelines for interpreting the false. In taking the false, assess the aspect in the following order. Fill the false as a whole with the three fingers. So, yung tatlong fingers po natin yung ating ipapatong sa ating pulsuhan. So, para magkaroon po tayo ng initial idea ng overall strength or weakness. So, papakiramdaman po muna natin yon. Feel whether the pulse has spirit, stomach, chi, and root. Yun. Pag-aralan po natin noong nakarang gabi. Kung papakiramdaman muna natin kung may spirito, kung may stomach, chi, tsaka kung may root. Then, feel the three position first. Papatong natin yung ating tatlong fingers. Then, individually and gently, lifting two of the fingers. Iisa-isayin po ninyo, iaangat para isa-isa din yung pakiramdaman, yung lakas ng pulso. Okay. So, feeling the three levels by constantly lifting and pressing the fingers, searching for them. So, yung pagpinatong po natin yung ating kamay, sabayan po ninyo, ipatong ninyo yung mga kamay sa inyong pulso. Yan. Then, pag nakapatong na yung tatlong kamay, isa-isayin po ninyo yung pakiramdaman, yung tune, yung guan, and chi. So, feel the overall quality of the pulse. So, malalaman ninyo kung fast ba to o slow. May spirit ba to. So, if there is one, feel the pulse quality. So, pakiramdaman po ninyo yung strength. Yung level ng bawat isang position. So, individual pulse position. Then, i-rolling po ninyo. Ibig sabihin po yung dulo ng inyong fingers, medyo paikot-ikot para maramdaman po ninyo. Ano, dahan-dahan. Then, pushing. Medyo ipinupus po ninyo, papupunta po rin sa gilid, pababa. The fingers and describe above. So, bilangin po ninyo yung pulse rate. Okay po, yung normal na sinasabi natin, hindi tataas sa 4 or 5. Hindi bababa sa 4, hindi tataas sa 5. So, it is good idea to train ourselves to assess the above aspect of the pulse in a rational order. So, yun, papakiramdaman po ninyo, ipatong na po ninyo yung kamay nyo. Ang example po dito, when taking the pulse, one should never immediately concentrate on a particular quality of a specific organ. So, huwag muna ninyong isipin kung ano ba to, kung heart ba to, o lungs. Pakiramdaman muna ninyo yung pintig. So, yung pintig ng kabuuan. Each of the above aspect of the pulse taking has its own clinical significance. Okay. So, letter A. Feeling the pulse as a whole with three fingers. Una, papatong muna ninyo yung inyong tatlong fingers sa pulsuhan. Then, three fingers give us an initial idea of the overall strength, yung lakas. So, mararamdaman na ninyo yung pintig eh, or kahinaan. Yan, pagpatong nyo, mararamdaman na ninyo, alin ba yung pumipitik. Then, give us an initial assessment of the patient constitution and the strength of his or her body chi. So kung hindi nyo nararamdaman, ibig sabihin, weak yung body chi niya. It's also enable us to appraise whether the pulse matches the person's body build. So kung mapayat, syempre asahan mo, medyo weak, nag-weak yung kanyang pulse. Okay. Feeling the spirit, oh, pakiramdaman po natin kung may spirit. Then, stomach, chi, and root. Feeling the spirit, stomach, chi, and root. So, yung pulse daw ay give us an idea sa state of the mind. Yan. Yung kalalagayan kasi, yung spirit sa ano ng mind yun eh. Then, yung stomach, chi, and kidney. Stomach, chi is particularly important as it gives us immediate idea of whether the pulse is normal. Any pulse that is either too soft or too hard and full immediately tells us the stomach chi
is lacking. So, yun yung ano po, ano, stomach chi. Okay. Feeling the three position together first and then individually. So, pagkapatong natin ng tatlong fingers, isa-isayin po natin iaangat. So, give us idea of overall strength or weakness of the pulse. Also, to compare the relative strength of the left and the right pulse. So, kung sa pasyente, yung dalawang kamay nyo nakalagay dun sa kanilang kamay. So, right and left ng pasyente. We should feel its position individually. Then, gently lifting the two of the fingers and feeling that with the third. So, sa stage na to, this is not done not so much to feel the state of internal organs related to its position, but to get an idea of distribution of balance of qi among the three position and the three and their four burners. So pag pinatong po yung tatlong kamay ninyo, ang una na muna yung pakiramdaman sa chun guan qi, yung kalagayan ng upper burner, middle burner, and sa lower burner. Yun po yung papakiramdaman nyo kung tama yung pintig at lakas. So, it is important to remember that the feeling of strength or weakness in the three pulse position, ito po yung nagsasabi ng state ng distribution ng chi sa three burners. Halimbawa, pagpatong ng kamay nyo sa kun, hindi nyo maramdaman. Yung kun po ito, yung ano, superficial, yan, hindi nyo maramdaman. Ibig sabihin, yung kanyang upper burner ay weak. Yung upper burner. So, alam natin kung anong organ ang nasa upper burner. So, irrespective of the individual organs, in other words. Okay, malalaman na natin yung chi situation. So, we can get a good idea of the strength or weakness of chi and its rebelliousness. So, flowing in the wrong direction by carefully feeling and assessing the flow of chi and the three pulse position. So initially, ignoring the organs associated with those positions. Huwag muna ninyo daw isipin kung anong organ ang meron doon. Basta ang pakiramdaman muna ninyo, normal ba yung tatlong burner, upper, middle, and lower? So to put it differently, we must remember that the three pulse position reflect parts of the body as well as organs. The simple question confirmed this in chapter 17. Now, when it says, when the upper position, the pulse is strong, upper position po ano, means chi is rushing upwards. When the lower position of the pulse is strong, it means that chi is distended below. So at this stage, we can get an initial idea of the relative strength of chi and blood and the three burners. For example, halimbawa daw po kung weak yung pulse sa both rare position o yung sa ano chi position yung pinakang ano sa deep, relatively overflowing on both front position. Kung weak daw po doon sa ilalim, ang ibabaw niyan ay mag-overflowing kasi yung pulse nandoon sa ibabaw. So nagsasabi po ito na yung chi is rebelling upwards. And that is, next slide po. Upward rebellion is most probably due to a deficiency of chi and blood in the lower burner. So yun po, kung mas nasa ibabaw po natin naramdaman, eh meron daw po chi and blood, yung lower burner ay deficient. So yung kidney and urinary bladder po yun ang lower burner. And rebels upward towards the upper burner. So, weak yung nasa ilalim, kaya nandun siya sa ibabaw. Okay. Feeling the three levels. So, one feels the three level by constantly lifting and pressing down. So, tindi natin, then release para maramdaman natin yung three levels, ano. Diin, say, sa superficial, sa middle, then deep. Dapat nararamdaman natin doon sana sa level na yon. Na pag inalis mo, halimbawa, pag nirelease mo, mararamdaman mo pa rin. So, it is good idea to search the middle level into different ways. Kasi middle level, ito yung nandun yung normal eh. Dapat nararamdaman mo sa middle. First, gently press down from the superficial. So, mula sa pagpatong mo sa may balat,
Idiin mo po pa pailalim. And then press all the way down to this level. And slowly, iangat mo na uli yung fingers mo, tapos ihinto mo sa middle level. Yung middle level, medyo diin lang ng konti. Yun. So, feeling the three level is essential to give us an idea of the state of qi, yang, yung qi is, ang ano po niya, katangian ay yung ano, at yung blood ay yin. And also the of the level of qi in the body. For example po, halimbawa po ang pulso ay floating and empty. So, may dalawang ibig sabihin to. First, qi is weak. Mahina yung qi sa deep level. And in relative excess at the superficial level. Mahina yung nasa ilalim, kaya nandun siya sa ibabaw, hindi siya makailalim eh. And second, meron po siyang yin deficiency o relatively yang excess. Kasi pag mahina yung yin, mas mataas yung yang. Yun. So, there are not two different phenomena, but simply two different ways of interpreting the same clinical situation and expressing its pathology. Okay. So, integrating the three position corresponding to three burners with the three levels. We form a three-dimensional picture of qi in the body in the manner similar daw po sa Western medicine practice. Ito ay kinocomputed with tomography o yung CT. Ito yung mga pagpipicture, pinipicturan yung buong katawan at yung CT scan o in X-ray. Magnetic resonance imaging, MRI, positron emission tomography, PET. Ito yung pinipicturan po yung mga organismo natin nakikita. O ano ba ang maliit, meron bang namamaga. Yun po yung kasi sa modern medicine. Yun po yung ginagamit. So this picture is clinically relevant even without referring to correspondence or position of to the organs. To organs at all. So the relative strength of qi in its burner and at its level is clinically significant. So even without referring to the organs at all. And it is actually a good exercise when reading the pulse not to get fixated on the assignment of its position to a particular organ. So in other words, an assessment of qi in the three position and three levels give us dynamic picture of distribution and balance of qi in the body. Yung nga po yung pag pinulsan mo yung cone, kung maramdaman mong ito ay mahina, ibig sabihin yung upper burner ng katawan may mahina. Nakikita mo na yung picture, which is necessary before we analyze its position and its relation to a particular organ. Okay. So, ayan po yung ating drawing. So, front pulse position from the chest hanggang dun sa my neck. And then, middle pulse position from chest to navel, sa may pusod. Tapos, rear position, lower burner. Ayan po ano. Ah, dun sa napag-aralan din po natin, naalala ninyo, kasi kung karamihan dito sa ating kuma-attend ay nagmamassage, yun nga, pag nagpulso tayo, kung ang pain ay nasa upper, ang ipulsohan po ninyo ay yung upper burner din, ano, yung ano, kun. Yun, para direct na alam na po ninyo. Okay. So, yung exterior, chi, yan po ang kategory nito, ano, kasi moving ang chi. Then, skin and muscle, exterior po yan. Pag middle, blood. Interior, ito yung yin and yang organs natin. Then, superficial, middle, deep, front, middle, rear. So, yung mga ano lang po yan, yung to the kun-guan chi pa rin, ano. So, upper, middle, and lower. So, ito pong picture na to, pinakanggayad din lang natin. Kung ang pain ay nasa lower burner, pulsan po ninyo ang chi position or ang rear position ng kamay. So, malalaman ninyo na kung weak, kung fast, kung strong, yan po. So, para hindi tayo malito sa dami nating tinutuklas sa pagpupulso.
dinadissect natin eh. So, relation between the three position and three burners and between three levels and three energetic layers. Yan po yan. So, yun. So, rear position, lower burner. Kung ang pain ay nasa lower burner, ang inyong pong pupulsuhan ay ang rear position. Kabilaan po ano? Kung ang pain or disease na chief complaint ay nasa middle burner, pulsan po ninyo yung middle position. Left and right. Kung sa front pang pain, sa upper burner, front position po. Kung lahat ay may pain, so pakiramdaman na ninyo lahat. Madidetect na po ninyo yan. So, relationship between the three position and three burner, between three levels and three energetic layers, and between left and right pulse to left and right side. So yun, halimbawa po, ang pasyente niyo, pero may mga case ano po yata tayo dito? Case study. So, makikita po natin sa mga susunod. May relate natin sa case kung paano yung pagpupulso. Or more or less yun po yung guide natin. Feeling the overall quality of the pulse if there is one. So the yung first step po is to try to feel whether the pulse has an over quality. Remembering that the pulse quality can be felt only by rolling. So, kailangan po ninyong i-roll yung ating fingers and pushing. Yan. Naituro na po natin doon sa una kung paano yung rolling and pushing. Ano. Okay, naman tayo. So, the pulse does not always have an overall quality. For example po, slightly overflowing sa heart position. Ito po ay weak. But very weak in the spleen, sa heart overflowing. Pero sa spleen, very weak. Spleen is stomach position. So by contrast, the pulse may feel very clearly and very definitely wiry in all position. So giving a strong indication of a liver disharmony or phlegm. So magkakaiba pang nakakapa. Ipapalsa sa clear overall quality, so generally, means that disharmony of the patient is fairly simple. For example, if all the pulse positions are wiry, indicates liver disharmony po. Kasi, di ba sinasabi nga natin na yung wiry pulse, madalas yan nasa liver. Or mayroon siyang phlegm. And no other disharmonies. So by contrast, if the pulse has several different qualities, iba-iba yung ating mararamdaman sa different position, nagsasabi po ito na complex po yung disharmony ng ating pasyente. So, pwede pong deficient or full condition sa iba't ibang bahagi ng organs. Yan. Iisa-isay na po natin yun para malaman natin kung anong organs. Next is feeling the pulse quality. Strength and level of its individual position by rolling of the fingers. The next step consists the feelings the pulse quality. So yung strength po at saka level ng individual position, kailangan po yung medyo itinataas ng paano yung two fingers while the third concentrate on the particular position. So yung isa lang muna ng fingers, concentrate mo muna doon. Halimbawa, ang pinapakiramdaman mo ay ang kidney. So nakaangat po yung dalawang fingers mo, nakadiin doon sa chief position para maramdaman mo ano talaga yung kalagayan ng kidney. So it is important to know to assess its individual position, the fingers constantly moving, searching, exploring the shape and level of the pulse by rolling. So the fingers distantly and medially, pag sa rolling po, yung parang pinapaikot-ikot mo no, para maramdaman, pag pinaikot mo, mayroon ba akong naramdaman pag gumilid ng konti? Pag pumunta po sa kabila, meron ba? Yun. So then pushing naman, parang papunta sa dulo, papunta sa papalikod. The finger medially and laterally. And lifting and pushing, pressing. The finger to feel the level of the pulse. So yung pag-rolling po, sinasabi na short or long, choppy, moving or without wig. Pag ni-roll mo, yung fingers mo, pag inikot mong ganon, at sa kabila, wala kang naramdaman. Ibig sabihin po nito ay short.
Pero pag inikot mong ganun, nakaikot ka na, ramdam na ramdam mo po, ito po ay long. Yun. Choppy naman, pag iniikot mo, nawawala. Pag pumunta sa kabila, meron. Then, mawawala ulit. So, yun. So, all without wave. Pusing tell us whether the pulse is, that position is choppy, slippery, wiry, weak, scattered, big, overflowing, fine, minute. So, ang daming iba't ibang klaseng ano po ng pulse, no? Yan. So, lifting and pressing tells us whether the pulse is that position is floating. Pag lifting naman, pag tinaas mo at diniin, nararamdaman mo ba ito? Pag diniin mo, wala na, ibig sabihin, weak. Pero pag inangat mo, mararamdaman mo uli, floating. So, ito yung deep, weak, saggy, floating, empty, hidden, leather, or firm. So, counting the pulse quality. So, finally, counting the pulse is carried out. As mentioned above, in the old times, this was done by referring the pulse rate to the breathing rate of the practitioner. So, pero ngayon nga, hindi na ito ginagamit kasi meron ng relo. At saka nga, hindi rin to. Ano kasi nga, kung yung practitioner ay may sakit din pala, abnormal yung paghinga. So, hindi ka po makakakuha ng tamang diagnosis. So, this is of course crucial to diagnose pulse qualities that reflect irregularities of the pulse, speed, and rate. For example, slow, rapid, slow down, hurried, moving, knotted, hasty, or intermittent. So, yun po yung mga kung paano tayo manguha ng pulso. Marami pong klase, ano, para hindi tayo malito at maipractice natin, sundan po natin, binabalikan po natin itong ating pag-aaral. Sundan ninyo. Ipapractice nyo at muling uunawain. Kasi hindi po ganun kadali ang nagpupulso. Okay po. Thank you po.